inyo mga eco-farm. Nandito po tayo sa tinatawag natin na organic, horizontal and vertical garden. Ito po ang kombinasyon ng vertical at horizontal. Ito po, kombinasyon namin po ng dalawang klaseng tanim. Ang sa ilalim kamatis at ang sa ibabaw ay kitsay. Para po, dalawa yung inyong inaalagaan na pananim. Para sa kita, dalawa rin ang kita ninyo. So ito po ay puro organic material. Vermicast ang ating ginamit dito na lupa o soil media. May nakita natin kung gaano kalinis, kapintap yung mga dahon ng ating mga halamang kitsay at kamayong kamatis. Kaya po mga kaipupan, tingnan nyo naman ang kamatis. Nakulangan lang ito kanina, hindi nadiligan siguro ito ng umaga na kaligtaan ko, kaya natuyo ng konti. Pero ito po na nadiligan sa kaninang umaga, nakita naman natin bukas, babawi po yan. So, ganito na po ang ating mga kamatis na nai-inverted crop hanging at saka tinatawag natin na vertical method of planting vegetables. Ito po ay puro siyang organic na tanim. Dito natin makita kung mayroon tayo nito sa ating tahanan, kunti na lang ang gagastusin natin sa ulam o sa ating pagkain. Kasi po, tayo po nagproduce ng isang makabagong teknolohiya, ito kawayan lang. Tingnan nyo ang tanim. Napakaganda. So, ang laman nito ay kakaunti laman na organic. Gaano lang yan? Isang bias. Pero ilang pulo ang natatanim. Ganito po. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, sa apat, sa bawat bias na pitsay, kung kayo lang kakain ito, hindi na tumaubos. Kaya at saka sigurado pa ang inyong kalusugan. Kaya ito po ay ating na-introduce sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na dyan sa urban areas at dyan din sa may mga mataniman ng lupa. Kahit yung inyong bakuran ay maliit lang at makagawa kayo ng ganito, kayo po ay sufficiente na ang pagkain niyo sa inyong kapagkainan sa inyong bawat tao. Yun lang po. Sa susunod, marami pa po tayong bibigay sa inyo na makabagong teknolohiya sa paggugulayan sa pamagitan ng organic method. So, magandang hapon muli at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ito pa po mga ka-eco farm, tingnan nyo ang pitsay nasa pinuprahan ng yung isa po ay nasa tawag nito ay coconut husk with shell. Kaya ito tingnan nyo, meron kayo nito, napakaganda na idea ito para sa ating mga walang lupa na malapad na tinataniman. Kahit sa gilid ng inyong bakuran, sa harap, sa gilid, sa likod, ay pwede ninyo po itong gawin para po mabawasan ang gastos ninyo sa inyong kusina. At sariwang-sariwa ang inyong kinakain na gulay. Hindi kontaminado ng kahit anong bakterya o di kaya siya po ay hindi nakaamoy na alam nalapatan ng tawag nitong insecticide na tinatawag natin ng mga hazardous chemical sa ating katawan. Ito po ay ating muli ibinabahagi sa inyo. At makit mamulot na kayo sa mga puno ng niyog at biyakin ninyo, taniman ninyo ng ganito, may garden na po kayo sa inyong tahanan. Okay? Ito po ang mga isa pang ipapakita ko sa inyo na talagang sariwang-sariwa kamatis at kitsay. Nakita nyo kung gaano kaganda. So, inaimbita ko kayo na gayahin ninyo. Kung mayroon kayong mga katanungan dyan sa ating vlogger, magtanong lang po kayo para po ay maagad-agad matugunan ng inyong lingkod. Maraming salamat at muli magandang ako sa inyo. Po.
natin ang ating mga sinalanta na kalamig. Dad, can I come in? I wanna come in! Come on, Mom! Sa kanalugin. Aray! Hello! Ito po natin sa